Grabe no, kakakasal pa lang nila last week tapos namatay na agad yung babae. Ang saklap naman nung nangyari sa babaeng yan. Balita ko natupok daw ng apoy yung buong bahay nila tapos nasunog daw yung buong katawan ng babae. Kaya ganyan yung itsura ng bangkay niya. Kaya yung asawa niya ganyan din no, medyo may sunog sa mukha at katawan. Eh tingnan mo naman, mukhang pinagpalit na kagad siya ng asawa niya sa panibagong babae. Tingnan mo yung babaeng nakaakbay sa kanya, parang linta kong makadikit. Diba? Napakalandi naman ang babaeng yan. Naka-sleeveless pa. Lamay na lamay, naka-sleeveless, diba? Ano ka ba, Mare? Malay mo naman, kaibigan lang niya yan. Tapos pinag-chismisan pa natin ng ganito, no? Iyan mo na nga sila. Totoo kaya pinagpalit na ako ng asawa ko sa babaeng yun? Hindi maaari ito. Malapit na akong mawala sa mundo. Kailangan ko na magpaalam ng maayos sa asawa at sa anak ko bago pa ako tuloy ang maglaho dito. Ako, may paparating na tao. Kaso kaluluwa na lang ako. Malapit na ako maglaho sa mundo. Okay ka lang ba talaga, Nestor, ha? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo eh. Okay lang ako, Edna. Huwag ka na mag-alala pa sa'kin. Halika nga dito. Kailangan ko lang naman ng mga yakap at halik mo eh. Para mawala na itong mga kirot ng sugat ko. Gusto ko man yan gawin ngayon. Pero baka may makita kasi sa atin dito eh. Kaya mamaya na lang. Ha? Narinig mo ba yun? Parang may nagsalita sa gilid. Ha? Wala naman eh. Teka, may iba ako. Ang lala ng sunog mo sa mukha at leeg, oh. Bakit mo pa kasi kailangang sunugin ang sarili mo? Ano ka ba? Kailangan ko itong gawin para walang makaisip na tayong dalawang dahilan kung bakit nasunog ang bahay namin at nasunog ang asawa ko. Basta huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga, ngayong wala na ang asawa ko, mapupunta na sa atin lahat ng kayamanan niya. Diba nga, sa akin niya pinamana lahat ng kayamanan niya ayon dun sa last will and testament niya.
di ba may isa pa siyang anak? Baka maghati kayo sa kayamanan niya. Ah, oo nga pala. Andiyan pa yung anak niyang si Sofia. Kakausapin ko pa yung attorney ko sa Sabado para malaman ko kung ilang porsyento mapupunta sa akin. Pero sana 70% or more yung mapunta sa'yo, mahal. Sige, labas muna tayo dito. Nagugutom na ako eh. Kain muna tayo sa labas. Walang iya ka, Nestor. Walang iya mo yun ang kapit mo. Magbabait kayo sa ginawa niyo sa akin. Sumama ka na sa akin, Linda. Oras na para lisanin mo ang kantong to. Ah, hindi maaari to. Hindi ko pa oras. Maghihiganti pa ako sa kanila. Hindi mo pa ako pwede kunin. Wala ka ng oras para maghihiganti. Ubus na ang oras mo sa mundong to. Kaya kailangan na kitang kunin ngayon. Uy, Sofia, ano bang ginagawa natin dito sa gubat, ha? Di ba dapat pumunta tayo dun sa libing ng nanay mo? Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayong mahalagang lugar. Andito na tayo. Nakakatakot naman dito, Sofia. Ano pang ginagawa natin dito? Hello? Andyan ba kayo? Andito na ako. Ako yung anak ni Linda. Yung kaibigan niyo na namatay. Parang awa niyo na. Kailangan ko lang talaga ng tulong niyo. May dala ka bang alay? Kailangan namin ng alay para matulungan ka. Alay? Oo, may dala akong alay. Ha? Wala ka namang dalang kahit ano, Sofia eh. Huwag mo nga silang lukuhin. Baka mamaya lalo tayong mapahamak niyan eh. Ikaw! Ikaw ang alay!
Salamat naman at wala na ang mga bisita. Halika, upo muna tayo sa loob. Pag-usapan na natin kung paano natin gagastusin yung mga kayamanang iniwan ng asawa mo sa'yo. Siguro, Nestor, ang una kong bibilin sa pera niya ay mga mamahaling alahas. Then, bibili na rin ako ng sarili kong sports car. Ako naman, ipapaayos ko muna tong balat ko para bumalik na ulit sa dati. Tapos, bibili na ako ng malaki nating mansyon, yung may malaking garden at pool. Tapos, doon na natin papalakiin yung mga magiging anak natin. Ang saya, di ba? Excited na ako matupad ng lahat ng yun. Oh, hindi kaya nagpaparamdamin na matay mong asawa. Oh, halika, umalis na tayo dito. Ginamit mo lang ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Narinig ko sa banyo, usapan niyo ng kabit mo. Magbabahid kayong dalawa sa ginawa niyo sa akin. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Hindi ako ang papatay sa'yo kung hindi sila. Binali nila ang mga puto sa kamay at pa ako.